lang. Iyakan tiyan ko ra doon. Ang bilbil mo lilit dyan. Hi mga karagarag! Welcome back to my vlog. Huwag kayong magtaka sa pinagagawa ni Kuragan ha. Nag-photoshoot ako mga karagarag kasi nga nakita nyo naman sa background, di ba? Nakopya natin yung pa-v-neck, yung white t-shirt, yung pa-jeans, oh. Keri Kuragan, kasakit sa kong bataang. Ano to, effort na effort? Teka lang. Marami tayong chismis na pag-uusapan ngayon. Makipag-marites ako sa inyo. Kukuha lang ako ng isang picture. Kapoy, uy, kapoy. At ito na nga mga karagarag. Welcome back to my vlog. Ito na, nawindang kayo kanina sa ano ko, no, pa-intro ko. No. Totoo yun, nag-photoshoot talaga ako para makuha ko yung mga posing na mga business ko. Nakita nyo naman sa background ko, diba? Naka-white t-shirt sila at v-neck. At kopyang-kopya pa rin ni Kuragan. Ang ano, mga palook nila. Oh, nakasama din ako sa tropa. Ako yung ano, hampas lupa nila na ano. Na ano, kaibigan. Kaya, carry natin yan. Pampag-good vibes lang mga karagarag. Eto na nga, preliminary interview na kahapon at nakita ko ay yung mga palook na mga kandidata. Ito ay katuwaan lang na ano, ha, reaction video mga karagarag kung gagawin ko mga marites or mga chismosa ang mga kandidata sa Miss Universe sa kanilang palook. May ano ako, may tawag talaga ako sa kanila mga karagarag base sa mga look at sa kanilang mga paatay na nakikita ko. At ito ay ano lang, huwag niyong seryosohin yung sasabihin ko, ano lang tayo, pang pag-good vibes lang tayo, pang tanggal stress, pang palipas oras, at alam nyo naman itong channel ko ay pang pag-good vibes lang, wala kayong ano dito, matinong seryosong komento na maririnig ninyo sa beauty pageant. Ano lang to, ito yung kalog na channel. Mula na natin ang mga karag-karag, ang ano, mga palok na mga kandidata, at ang kung ihanay natin sila sa pagiging chismosa. Kagaya natin ba? So ano kaya ang maitatawag ni Kuragan sa kanila? Para sa akin lang ha. So eto na oy. Magsimula na tawa natin ito intro kay nagdali si Kuragan. Uy, bis karon mag general cleaning ko. Ano kayo diyan Friday bukas wala si Kuragan. Eto na ang aking top 12. Hindi pa siya official na top. Grabe F jud no. Hindi pa siya official na top 12 ko. Ito lang ay base sa mga kandidatang mga frontrunner na masasabi natin isa, baka isa sa kanila makasungkit sa corona. So sila yung malakas sa social media na mga kandidata, mga karag-karag. Pero ibahin natin ang ano, dimension ng ano nila, buhay nila ngayon sa vlog ko. Gagawin ko silang mga chismosa sa kanilang mga paloko, di ba? Kakaiba yan. Okay, unahin natin si ano, South Africa. Kung gagawin kong chismosa si South Africa sa kanyang palok, siya yung chismosa na game na game. Di ba? Makikita nyo naman sa palok ni ano, South Africa. At kung sisiryosohin natin ito mga karagarag, isa rin naman sa ano, malakas din ngayon si South Africa kung pagdating sa kudaan. Talagang lumalamon din siya ng mikropono. But I'm not sure kung makapasok talaga siya sa high placement sa taon nito. Pero base nga sa format ngayon ng Miss Universe, ay back to ano na sila. Lamunan ng ano ba, mikropono. So, malakas pa rin ang laban ni South Africa na makapasok sa placement sa taong ito at baka hindi sila ma-el-tokoyo gaya last year, di ba? O yan, may ano tayo kabaliwan at mayroon din tayong seryoso, di ba? Para balance eh. Para maniwala naman kayo sa akin. Kahit konti. Kahit konting pagtingin, ganun. Next, mga karag-karag, si Puerto Rico. Kung ihanay ko si Puerto Rico sa pagiging chismosa sa kanyang palok, siya yung chismosang stress. Nakita nyo naman sa itsura ni Puerto Rico ba? Na-stress talaga siya. Pati yung ugat niya dito sa liig, kitang-kita. But in fairness naman, kung seryosong usapan, isa talaga na frontrunner si Puerto Rico sa taon na to. Maganda, sexy, at napaka well-spoken din na babae. Na makikita mo rin yung bubbly personality ni Puerto Rico sa kanyang mga Instagram posts. At isa talaga din siya sa mega favorite ko sa taong to para sa corona ng Miss Universe. Sana may taguyod nila na maayos yung preliminary, evening gown, swimsuit hanggang sa final hanggang makapasok sila sa top 5, diba? So, paborito ko si Puerto Rico. Next mga karag-karag, of course, si Thailand. Kung si Thailand ay ihanay ko sa pagiging chismosa din, ako siya yung chismosang bida-bida. Bida-bida kay ni si Thailand. Sa nakikita ko sa kanyang ano, preliminary interview, but in fairness naman kay ano, Anchile, lumalaban talaga siya. Napanood ko yung interview niya mga karag-karag sa
live Instagram post ni Angie kasama yung kapatid niya na sinabi niya talagang I want to win. Gusto niyang ibandara sa Miss Universe stage ang real size beauty na darating ang araw na wala nang 5 years old or 10 years old na mga bata na nangarap na maging isang beauty queen na tatanungin yung katawan nila na darating yung panahon daw na tanggap na sa lipunan ang mga real size beauty queen. So, napanood ko yung live niya ng kapatid niya. At in fairness naman, hot naman yung kapatid niya, mga karag-karag char. Pero hindi ko type yung mga ganong datingan ng isang lalaki. Sorry, I'm chilly. Minupos na si Kuragan. At ito na mga karag-karag. Next mga karag-karag na gagawin nating chismosa sa kanyang palok, walang iba kundi si Miss India. Kung bibigyan ko ng pangalan si India sa kanyang looks, kung maging isang chismosa siya, siya yung chismosa na inosente. Makikita mo naman sa palok ni Miss India na pang Miss International din yung beauty ni Miss India. At gusto ko makita yung powerful na look ni Miss India pa, yung kilos niya. Kasi nahihininan din ako konti sa kanya at na unstoppable din niya sa kanya mga pasabog mula day 1 hanggang ngayong preliminary. Nako, grabe yung ni Miss India, yung banat din niya ba na hindi naman may pagkakailan natin, pasok naman talaga siguro si India sa taong to sa high placement mga karag-karag kasi iba din yung charisma ng beauty niya at putak-putak din, may sense din kumuda si Miss India. So malakas din ang laban ni Miss India sa taon na to. Next mga karag-karag ay si Miss Brazil. Brazil! Ganon. Isa, yung look ni Miss Brazil dito kung magiging chismosa siya, siya yung malditang chismosa mga karag-karag sa palook ni Miss Brazil. But in fairness naman sa taon na to, nagpadala din ang Brazil ng mga blonde na kandidata, diba? At ang ganda niya, kung iano ko yung beauty niya kay Julia Gama, mas nagaganda na ako dito kay Miss Brazil 2021. Pero hindi ko siya nakikita na makapasok sa top 5. Ewan ko ba siguro dahil na ako doon sa nangyari kay Julia Gama ba na inatsipera na lang ng Miss Brazil Mundo after ng coronation nila, 'di ba? Sa Miss hindi siya yung naglagay ng corona, medyo na din ako na ay bakit ganoon? Baka makaapekto sa laban ni Miss Brazil, 'di ba? So hindi natin alam din kasi yung totong nangyari, nahaluan lang ng politika, kaya inatsipera si Julia Gama, which is hindi naman talaga niya deserve dahil nabigay talaga siya ng karangalan sa kanilang bansa bilang first runner-up nung nakaraang 69th edition ng Miss Universe. But malakas din naman itong si Miss Brazil pagdating sa beauty at putak-putak din naman ang bunganga nito. But hindi ko siya masyadong nasa pasok to sa top 15 ko si Miss Brazil mga karag-karag. Who knows, diba? Hindi natin alam yung kapalaran. Sariling opinion ko na lang. Next, mga karag-karag, ay si Miss Venezuela. Kung gawin kong chismosa itong si Miss Venezuela, mga karag-karag, siya yung plastic na chismosa. Pakikita nyo naman sa look ni Miss Venezuela, diba? But, kung na-El Tocoyo sila last year, parang pasok yata sila ngayon sa banga sa taon na to dahil may malakas din yung dating ni Miss Venezuela at siya yung first runner-up yata, di ba? Nakalimutan ko eh. Ang galing din ito sa rampahan. Sana makapasok ang Venezuela at hindi ma-El Tocoyo sa taon na to mga karag-karag. Yun lang yung masasabi ko kay Miss Venezuela. Hindi ko siya mega favorite ha. Next mga karag-karag, si Spain. Isa sa mga Barbie ngayon sa Miss Universe 70 edition si Miss Spain. Siya yung madudang chismosa para sa akin. Bakit ko siya tinawag na madudang? Parang nakikita ko kasi sa aura niya sa kanyang palook sa preliminary outfit niya kung gagawin lang natin kalukuhan to siya yung madudang chismosa para sa akin. But isa si Spain ngayon sa mga malalakas na front runner sa beauty pageant pages mga karag-karag. Yung beauty ni Spain, ang ganda talaga ni Spain. Nakakairita ba na bakit ang ganda nila no? Tayo is lang pipitsugin lang yung pagmumukha natin. At yun nga, maraming ngayon, nasa hot picks talaga si Spain dahil makuda, sexy, maganda, full package din siya gaya ni Puerto Rico mga karag-karag. At next mga karag-karag ay si Miss Nadia, si Miss Paraguay. Kung gagawin kong chismosa itong si Miss Paraguay mga karag-karag, siya yung chismosa na
chismosang, kunyari walang kaalam-alam pero ang daming sikreto. Yan yung nakikita ko sa palook ni Miss Paraguay. At nakikitaan ko siya na hindi siya confidence dito sa kanyang look, mga karag-karag. Sa kanyang the way siya tumayo na naka, parang ano ba, kabado siya. At alam naman natin na medyo ano si Nadia sa kanyang communication skills pag nagsasalita talaga na siya ng English. But who knows kung sa final nito ay gagamit siya ng kanyang sa sariling sa language at para maitaguyod niya ng maayos yung sagot niya kung makapasok man siya sa top 5. At alam natin rin na isa siya sa malakas na frontrunner sa taong to sa corona ng Miss Universe. Gusto ko talagang manalo si Miss Paraguay sa taong to para magkakorona din ang Paraguay ba? Sa kaunahan nilang crown, di ba? At hindi naman natin maipagkakaila yan na malakas din ang laban ni Nadia pagdating sa beauty. Sana nag-improve talaga yung pasarila nito. Baka pakindang-kindang lang to ba? At nako, doon talaga maligwak si ano Paraguay. At pagdating naman sa communication skills nito, hintayin na lang natin. Pero umasa rin ako na masungkit ni Paraguay ang corona, mga karagarag. Next, mga karagarag, ay si Namibia. Bakit ko ba pasok lagi itong si Namibia sa akin? Kasi napanood ko siya, yung mga ibang interview niya na ang galing talaga niyang sumagot, mga karagarag. Napaka-energetic. Kung kumuda, bumuka yung bunganga ni Miss Namibia. Namibia. At kung gagawin ko siyang chismosa dito sa vlog ko, siya yung chismosa na pa-cool. Yung ano ba, relax lang. Yung okay lang. Oh, okay. Game na game. Yung mga pag-ganon na eksena ni Miss Namibia kung maging chismosa siya dito sa channel ko. So, umasa ako na makapasok ang Namibia sa semifinal, mga karag-karag. Dahil malakas naman, may lakaban naman to pagdating sa kudaan itong si Namibia. At alam natin na sa taon na to, ang daming malalakas na mga kandidata, diba? So, natitipuhan ko talaga si Miss Namibia. Next, mga karag-karag, ay si Miss Belgium. Oh, kung gagawin ko tong chismosa sa channel ko, si Miss Belgium, mga karag-karag, siya yung chismosa na ano, pasimuno sa chismis. Uy, in fairness dito kay Miss Belgium, mga karag-karag, ha, ang lakas din ang dating niya. At naku, napakaganda ng story ng buhay niya, napanood ko yun. Nakita at nababasa ko yung ano ni Miss Belgium. Nako, sigurado talaga itong pasok to sa semifinalist si Miss Belgium dahil puro tutit ang bunganga nito, mga karag-karag. At alam naman natin ngayon ang bagong format ng ano, Miss Universe 70 edition, diba? Naganap sila din ng mga well-spoken na mga kandidata. Kaya pasok sa banga si Miss Belgium sa akin at ang ganda rin niya, ha? Ang sexy. O, kaya complete package din siya sa akin si Miss Belgium. Next, mga karag-karag, ay si Colombia. Siya yung nawawalang chismosa, mga karag-karag. Hindi ko nakita yung ano niya, picture niya doon sa preliminary interview niya sa kung saan sila in-interview. Kaya siya yung missing na chismosa sa channel ko na hindi ko mahagilang. At alam naman natin na sa taon to na si Colombia din ay isa ring malakas na kandidata at frontrunner. Lalo na sa Green Agenda ngayon ang tema ng Miss Universe. At alam natin na galing sa Miss Earth itong si Miss Colombia. So may ano na siya ba? May experience na siya pagdating sa mga Green Agenda, 'di ba? Kung 'yun yung magiging tanungan sa top 5 sa Miss Universe kung makapasok man ang babaeng 'to at full package din siya, beauty, brain, body. Oh, saan ka pa para din tong si Miss Puerto Rico at tartatat din yung bunganga nito. Isa 'to sa mga mega favorite ko rin sa corona, si Miss Colombia, mga karag-karag. At eto na, mga karag-karag, of course, ang ating pambato na si Beatriz Luigi Gomez, Philippines. Of course, pasok talaga si Bia sa akin. No? Bakit naman hindi? Pambato natin yan. Love your own. Ganon. English kurag prega ba? Nakikita ko sa look ni Bia, mga karag-karag, kung gagawin ko siyang chismosa dito sa channel ko rin. At katuwaan lang, siya yung chismosa na ano, taga-awat sa ano, pag nagrambula na yung ano ba, mga marites. Kasi ang kulang ni Bia, tingnan ba? Yung relax. Nakikita ko sa preliminary interview look ni Bia, yung relax lang siya. Relax at kalmado lang talaga yung tindig ni Bia, mga karag-karag. Gusto ko yung pa-outfit niya, ha. Napaka-elegante tingnan ni Bia sa kanyang ano, Francis Libra na ano ba. Pa-details pa, ang ganda, di ba? So sa tindig ni Bia makikita mo talagang very confident siya. Sana nga lang ang pinag-alala lang ng mga netizen, mga karag-karag, ay bigyan ng ano ni Bia yung ano niya, more power pa the way sumagot si Bia na
Kasi ang naririnig kasi natin minsan kay Bia is yung may pagkahinhin, mahinin siyang sumagot sa kanyang mga tanong, but may substance. Marunong talagang sumagot si Bia at naiintindihan natin the way siya sumagot, di ba? Napanood ko yung interview niya with Tito Boy Abonda at yun, marunong talagang sumagot yung kandidata natin. Bigyan lang ng ano, more power ni Bia yung the way siya magsalita na yung mag, ganun. Ay, ganun. Sa kuragan English, magod, maglisod ko. Kaya yun mga karag-karag. At of course, not but the least. Sa daw to? Ito na yung last ko para matapos. Walang iba kundi si Miss. At ito na mga karag-karag para sa ating huling kandidata na nakapasok sa aking top 12. Walang iba kundi nahanapan pa rin ng DIY hampas lupa minupus exit look ni Kuragan, ang pambato ng USA. O di ba? Pak na pak kaayo si Kuragan, purya gaba. Ang dagway, kaluod lang taon. Pero ikiri mo yan Kuragan, panindigan mo na ang pagiging chismosa mo. At eto na nga, bakit nga ba pasok sa akin si Miss USA sa pagiging, kung gagawin ko siyang chismosa dito sa channel ko mga karag-karag, siya yung chismosa na handa makipagrambulan. Nakita nyo naman sa palook ni, ano, ni Miss USA, di ba? Tanong ako, palaban na palaban, kung seryosong usapan to, siya yung ano ba, kandidata dapat nating bantayan pag makapasok sa top 5, diba? Dahil lumulunok, bumubula, at nangangapoy ang bunganga nito kasi ang lakas ng communication skills ni Miss USA. Alam naman natin na, given na makapasok talaga si Miss USA sa semifinalist sa Miss Universe, pasok talaga ang USA. Pag ito ay ano, makarampa ng bongga sa swimsuit at saka sa evening gown, at nako, pag makapasok to sa top 5 mga karag-karag, binabantayan ko talaga tong si USA, dahil alam natin ang inanap ngayon ng Miss Universe Organization is yung mga well-spoken din na mga kandidata, at itong si Miss USA never tong nagpapaawat, diba? Charlala, kaya hindi siya bakbak mga karag-karag, lupigan ko na ang bakbak ni Kuragan. Pero pag magkatabi kami nito ni USA, kung magbisaya lang jug ko, na lalaban si Kuragan, ay putak-putak, pag bakbak si Kuragan mga karag-karag, no? But in fairness naman talaga, seryosong usapan to, isa talaga si USA na dapat nating bantayan sa taong to pag makapasok sa top 5 mga karag-karag. Kasi na, ambot lang. Kaya, yan na mga karag-karag, yan lang yung masasabi ko. Ano ang masasabi ninyo sa preliminary interview look ng mga kandidata? Sino sa inyo ang nag-stand out na mga kandidata? At sino ang nakikita ninyong kinabahan base sa mga picture na nakikita nyo? At sino ang mga kandidatang kalma lang sa kanilang mga palok base sa picture na nakikita natin. Mag-ingay tayo sa comment section mga karag-karag. Ito ay katuwaan lang. Huwag niyong seryosohin yung mga pinagsasabi ko dahil wala naman itong kasinsense itong mga reaction video ko tungkol sa beauty pageant. Pang pag-good vibes lang talaga ang kayang maihatid ni Kuragan sa inyo. And that's all for today mga karag-karag. Have a good day sa inyong lahat and see you in my next vlog. And maraming salamat sa inyong support. Road to 18,000 na si Kuragan and bye-bye!